Masikat nga yun dun sa aking buhok na tirador. Gagawa kami ng pigeon feeding tray. Ayan. Gawa sa kahoy ng kalapatid sa idol. Simple lang ang paggawa ng tabong idol at kalapatid sa idol. Simple lang. Pero kala natin madali lang, pero ngayon pala papakita ko sa inyo pag natapos na to. Itong kahoy na ito, ito palutsi na yan, ginuwitan sa gitna, tapos kailangan liyahin para makinis. Liliyahin pa namin yan. Ayan. Ayan. Liliyahin pa yan. Tapos papamasilihan ko lalang itong butas. Kailangan mo kumuting ng ganyan. Apat. Ito ang mga kahoy na gamitin namin. Stick. Ginagawa ni paring Dennis. Dennis. Isa na yun. Hindi na magiging itura na. Parang ito na yung lusutan ng gulo ng ibon. Thank you.
gano'n talaga, di ba? Matanong yung bahay. Kaya nga. Yan, kailangan yung liyahin mga kalapati sa idol para kuminis yung kahoy. Ganun lang. Hindi number 80. Magaspang. Para maganda naman tingnan. Pagka natapos. Yan, mga kalapatid sa idol. Yan, susukatin na lang. Dalawa na nagawa. Yan, dalawa na mga kalapatid sa idol. Tapos, mamasilian na lang yung mga butas at liha. Matino. Kailangan yung laki ng ano lawak ng kainan ng susutan ng ulo ay 9.5 yan 9.5 centimeter 9.5 centimeter
Para makain. Na nabubuo. Homemade pagkainan ng kalapate. Kalapate ay ganyan. Na. May forma na. Kaya ang ganda o, ayan, mga kalapatid sa idol. Mahaba to. Mahaba yan, mga kalapatid sa idol. Yun na po mga kalapatid sa idol, tapos na yung feeding tray namin ng pigeon. Marami yung ito, mahaba. Ayan, tray namin. Liliyain na lang namin yan. Kita niya naman o. Oh. Umiikot to mga kalapatid sa idol. Umiikot yan. Umiikot yan. Kapag tumungtong yung kalapate, umiikot. Umiikot.